dapat subukan. Lugar na kailangang bisitahin. Ganda at galing na kailangang malaman at ipagmalaki. JV shows us the good ones. JV good. JV good. JV Ejercito presents the good ones. Hello, good ones! Andito mga kasama ko ngayon, no? Madalas kong kasama mag-ride. Pero hindi muna tayo sa probinsya. Ngayon, dito muna tayo sa Maynila. Kaya nag-Vespa muna tayo. Unang kasama natin, si Nato Alvante. Siya ang dealer ng Vespa, no? Yung Moto Technique. But, napakagaling na salesman to. Buy low, sell high. At saka si Mike Liabe, ang ating kaibigan, no? Napakagaling itong... Basta fireworks, itong tumatulong ko noon, no? Si Michael Salyabe. At syempre, ang matagal kong kasama, sa JCI pa, halang iba, si Oliver, si Berong. Ha? Hello, Berong. At syempre, dati kong chief of police, no? Nag-retire bilang general. General Rodelio Hoxon, si General Jox. At syempre, ang kasama natin, ang ating matagal na rin kasama sa JCI at lahat. Ngayon, nagbabike din, siya yung Vespa. Walang ba si JG Puzon? Support Motorismo. At ang huli, kasama ko rin sa JCI, dati namin presidente. Ito'y, may-ari ng Banawe, Moto Supply, no? Basta meron kailangan ng mga spare parts sa Banawe. Si Mike Tanto. Yan, magaling mo na golfer yan, tsaka best pa rin, best pa rider. Ako'y nadadaan dito at nagmumotor sa Binondo, talagang pagpabalik na ako, bago umakit ng Jones Bridge, madadaanan mo ito, no? Bago ko maliwa. At napakaganda ng fasad, kaya imposible hindi mo siyang mapansin. Kaya siguro, tanungin ko na lang kay Lito, ano bang history ng building na ito? Kailan ba ito talaga tinayo? Itong history ng building po, Senador po, na-building ng 1919. So, okay, kaya Cafe 1919. Yeah. Okay. Kaya dumaan na po ito ng World War II. Wow! World War II. Kaya, yun. Oh, mga good ones. Tignan mo, no? Social na social. Ang ganda ng, ano? Ang ganda. May mga function rooms pa, no? Very classy, very elegant ang finishing, no? Pati mga furniture, social. At tignan mo, napansin ko, ang original, no? Na column, no? Nakita mo yung mga tama, no? Na talagang nagdaan yung ruins. Nagdaan siya ng gera. Pero binalutan lang, pero iniwan nila yung pinaka-structure na itong building. Kaya talagang rich in history, no? Itong building na ito. Nagdaan na ng isang gera ng World War II. Nag-survive siya. Pero ano mo, ang ganda, sobra mga ka-good ones. Buti na lang, natayo na. Kinikita nyo naman ngayon. Napakaganda ng interior, class na class. Ano ba ang siniserve nyo rito, Lito? Actually, dito, Senator, more in fine dining kami. Ito yung western food kami dito. And then mayroong fusion. Fusion, ano? Fusion, may Asian din. Fine pero, dining. Yes. Pero ang napansin ko, kasi kung pupunta ka, ma-intimidate ka eh. No? Napakaganda, very elegant, very classy. Pero tinignan ko yung presyo. Hindi ganun kamahal, ha? Okay. Very reasonable siya for the atmosphere and ambiance, no? Na yung may kita. Tama, no? Tama, napaka-reasonable, no? So, nakita naman yung kanila, meron silang sariling roasting machine, no? Ang laki, no? Ganda, no? May kita mo yung interior nila. Pati yung service area, preparation of food. Maganda, social na social talaga. So, kung titignan mo yung interior, yan. Diba, class na class, hindi ka naman mapapayak. So, kung may business meeting ka, formal, pwede rin. So, dali nyo. Pero ang maganda dito, hindi masyadong pricey. Napansin ko rin, tuwing linggo, no, alam ko maraming pumupunta ritong riders, mga bikers. Tama ba dito? Actually, tama po kayo, Senator. So, maraming grupo na namamasyal dito, napapadaan, at sinasadya talagang puntahan ni Grand Cafe 1919. Tuwing linggo? Opo. Pero sino ba mga sikat na bumibisita rito? Actually, marami na rin politician and celebrities na nakakapunta po dito, Senator, like former
former Senator Romulo, yung family niya, Ms. Shalani, tapos sila sina Senator Coco Pimentel, Mr. Lucio Tan, nakarating na po dito. And then sila Ms. Katrina Gray, yung mga celebrities na lang. Marami na po. Si Raymark, ang isang kasama kong magmotor. Alam ko, nagpupunta rin ito, si Raymark. Pwede na kayo magpunta rito, no? Basta follow strictly the health and safety protocols. At syempre, hindi kayo magsisisi. Ang ganda ng ambiance, ang ganda ng lugar, masarap ang pagkain. Kaya talagang ang Grand 1919 Cafe ay good food. Ay, siya nga pala guys, ha? Spread the good vibes. Don't forget to like, share, and subscribe!